anim na magkakasunod na krimen sa iba't ibang panig ng bansa. Sa tingin ng mga ordinaryong tao, random lang. Pero kumikilos na ng pasekreto ang PBI. Dahil ang mga biktima ay kabilang noon sa iisang grupo, sa treasure hunting group, kung saan kabilang din si Lupita Manzon. Sa ika-anim na crime scene, ipinatawag ako ng PBI at ipinasama sa dalawang agent nila. Kasama ko rin si Diana sa hiling ko na rin. Hindi kasi ako panatag na wala siya. At dito nga tumambad sa akin ang bangkay ng ika-anim na biktima. Katulad ng mga dating kagrupo niya, sinunog siya. Ang hinala pa nga ng mga PBI agent, sinunog din siya ng buhay. Ang tapang pa rin ang amoy ng gasolina sa loob ng kwarto. Pero ang nakapagtataka, bukod tanging ang biktima lang ang nasunog. Walang nadamay na kahit na anong gamit sa kwarto. Maya-maya lumitaw si Elmer sa kanan ko. Gil, may kwarto sa ilalim ng kusina. May kaluluwa ng dalagita doon, sabi niya. Kaya lumabas ako at sinundan siya. Itinuro niya ang cabinet malapit sa lababo. Nagsuot ako ng gloves at binuksan yun. Tinanggal ko ang mga nakatambak na gamit at bumungad sa akin ang isang trapdoor. Binuksan naman yun ni Villa, yung isa sa dalawang PBI agent. Tumambad sa amin ang isang hagdan. Napatitig naman si Villa sa akin. Paano mo? Ay, ewan. Di bali na lang. Sabi niya bago isinindi ang flashlight, inihanda ang baril, saka bumaba. Nang magsabi siyang bumaba na rin kami sumunod na nga kami sa kanya. Maliit lang ang kwarto, wala rin gaanong laman, pero malamig na hanggang sa kabilang buhay, damayo ng dalagang nasa isang sulok na nakayapos sa sarili. Nilapitan ko siya. Nanlalaki naman ang mga mata niya. Pero hindi sa akin. Kaya lumingon ako. Pahawak na sana si Diana sa sementong higaan na nasa gitna ng kwarto. Sabay kaming tumakbo ng multo papalapit sa kanya. Huwag mong hawakan! Sita ko kay Diana nang mailayo ko siya sa higaan. Huwag niyong hawakan yan, ha? Ulit kong sabi. Itinaas naman nila Villa ang dalawang kamay nila at paatras na lumayo. Nang ilibot kong muli ang paningin sa paligid, wala na yung multo. Tatawag na ako ng forensic sa taas, ha? Ilang multo nakita mo? Tanong ni Kulpa. Iisa lang, pero pwede bang papuntahin ko muna ang mama ko dito para maklense muna niya tong kwarto? Pero huwag kayong mag-alala, Latin o Gilik na dasal lang. Walang holy water o usok na gagamitin si mama. May ritual kasing ginawa rito eh. Ayokong may mapahamak kung sakaling may epekto pa rin kung ano man yung ritual na yun. Pakiusap ko sa kanila. Tumango si Villa, pero si Kulpa ang sabi niya, itatawag daw muna niya sa boss niya. Pero maya-maya rin, narinig kong may tinawagan siya para sunduin si mama. Sir, pwede niyo pa akong dalhin sa iba pang crime scene? Tanong ko kay Kulpa. Huminga siya ng malalim at saka tumango. Nang mag-report ako sa opisina ng PBI matapos ang dalawang araw, kulang na kulang pa talaga ako sa pahinga. Pero hindi ako nagpatalo sa pagod. Bawat crime scene kasi may multo ng babae at lahat sila laslas ang mga galang-galangan. May kakaiba rin sa kanila. Parang hindi nila ako naririnig. Yung lima nagsasign language. Tapos nakumpirma ang hinala ko nung bumalik ako sa ika-anim na crime scene. Bingi yung mga multo. Pero yung ika-anim na multo, nakakabasa ng buka ng bibig. Siya ang nakausap ko. Mahirap, matagal, pero malaking tulong. Kasi nalaman kong inalay siya. Sir, pwede po bang makahingi ng listahan ng mga reported cases ng missing person sa mga lugar kung saan naganap ang mga krimen? Mula noong nakaraang taon po sana hanggang ngayong buwan.
Tanong ko sa direktor ng PBI. Hindi niya ako tinanong kung para saan. Sinabihan na lang agad niya yung sekretarya niya na iprint lahat ng kailangan ko. Sa tulong ni Diana, nakakuha kami ng lead at pattern. Ang kinukuha ng grupo ay mga dalagang nasa edad 16 hanggang 21 na may problema sa pandinig. Parang sa mga nahawakan na rin naming kaso tungkol sa mga kulto. May ganyan din kasing kaso noon, yung kultong nabuo sa may Arkenya na lumipat sa San Nicolas. Ang kinukuha nila, mga babaeng may kapansanan sa pandinig o paningin. Sabi ng leader nila, yung mga ganoong tao kasi ang tunay na inosente. Pure, kumbaga. Hindi nakakarinig o nakakakita ng kasamaan. Kwento ni Villa, nang sabihin namin ni Diana sa kanila ni Culpa, ang nalaman namin. Pero nasaan ang mga katawan nila? Maya-maya ay tanong ni Villa. Hindi ako sumagot. Yun din kasi ang tanong ko sa multo. Pero hindi niya rin alam. O maaaring hindi niya matandaan. Paglipas ng 4 na araw, ipinatawag ulit ako sa PBI. Pinadiretso ako sa isang kwartong may malaking one-way mirror. Kitang-kita ang isang lalaking marungis na kausap ang isang agent. Maraming multong nakapaligid sa lalaki. At medyo nanghina ako nung makitang may 4 na bata sa mga multo. Sinakmal ako ng pag-aalala para sa 2 anak ni Lupita. Ako na yung susunod. Sasabihin ko lahat ng nalalaman ko pero kailangan niyo akong protektahan. Ayokong matulad sa sinapit nila. Parang awa niyo na. Pakiusap ng lalaki. Marami pa itong sinabi. Nung una hindi ako naniniwala. Pero nung may 2 pang isunod sa kanya at katulad na katulad din ang sinabi niya ang sinabi ng 2 na sila na ang isusunod at ayaw nilang mamatay, nagkaroon ako ng pag-aalinlangan kung tao nga ba ang gumagawa ng mga krimen. Tapos, naalala ko ang kalasag. Si Esmeralda, siya ang makakasagot sa lahat. Siya ang may alam ng lahat. Pare-pareho ding sabi ng 3. Si Esmeralda Vitale, ang hipag ni Lupita na siyang may hawak sa 2 anak niya. Wanted na rin siya sa mata ng batas pagkamatay ni Lupita. Kinasuhan kasi ito ng mga pinagbentahan niya ng mga ginto na kalauna na ay nalaman nilang peke. At hanggang ngayon nga ay hindi pa mahagilap. Pagka-uwi ko sa bahay, nakaplano ng tawagan ko si Mama para magpatulong na mahanap si Esmeralda. Sa pamamagitan ng remote viewing na isa sa mga kayang gawin ni Mama. Pero pagkapasok ko ng bahay, lumitaw si Elmer. Binulungan niya ako. May ibang tao sa loob daw ng kwarto ko. Kaya dumiretso akong kusina para kumuha ng kutsilyo. Pero biglang sumigaw si Elmer. At pagpihit ko, nakatutok na sa akin ang isang baril na hawak ni Esmeralda. Wala akong kasalanan, biktima rin ako, sabi niya. Itinaas ko naman ang 2 kamay ko. Kung wala kang kasalanan, bakit mo ako tinututukan ng baril? Tanong ko. Dahan-dahan naman niya yung ibinaba. Maniwala ka sa akin, wala akong kinalaman sa mga binibintang nila. Kung may biktima dito, ako yun. Namatayan ako ng asawa. Saka ako na nga lang nalaman na may sa demonyo ang grupo nila Ate Lupita nung mamatay ang asawa ko eh. Kitang-kita ng 2 mata ko kung paano nila siya pinatay. Sabi niya habang nakatakip sa mukha. Palapit na ako sa kanya nang bigla siyang mag-angat ng paningin. Nanlalaki na ang mga mata niya. Diyos ko, nasundan nila ako agad. Sabi niya, sabay takbo sa labas ng bahay. Bahagya naman akong nakaamoy ng gasolina. Pero nang habulin ko si Esmeralda, kasabay niyang naglaho yung amoy. Tinulungan ako ni Mama. Nahanap niya ang kinaroroonan ng 2 anak ni Lupita. Saglit din niyang nakita si Esmeralda.
Pero bigla na lang itong nawala sa paningin niya nang pumasok na ito sa bayan ng redempsyon. Ang mahalaga ngayon, alam na natin kung saan makikita yung magkapatid. Sila ang magiging key witness laban sa natitira pang nagtatagong membro ng grupo. Sabi ni Kulpa na siyang nagdadrive. Papunta na kaming Arkenya. Nakasunod sa amin ang iba pang PBI agent sa apat pang sasakyan. Umaga na nang makarating kami. Pagpasok namin sa bayan, buhay na buhay ang pakiramdam ko. Maraming kakatuwang kwento tungkol dito. Halo-halo, aliens, aswang, multo, pati nga cannibal eh. Pero walang makapagpatunay kung totoo nga ba ang mga kwento. Natatabunan din kasi ng yaman ng Arkenya ang mga kwentong yun. Marami rin kasing tourist destination dito. Falls, beach, mga kuweba, ilog na kay linis. Kung dati rin, sa Maynila nakikipagsapalara ng iba. Ngayon, dito na sa Arkenya. Marami talagang oportunidad dito. Kaya lang, sinasalang mabuti ng may mga negosyo ang kukunin nilang mga empleyado. Ako nga, bumagsak sa interview eh. Ang sabi-sabi rin, hindi ka basta-basta makabibili ng lupa o makatitira dito. Parang may malaking homeowners association ng buong bayan. Maraming kriteriya, maraming kailangan. Kumain na muna tayo no, hindi pa rin kasi tumatawag si Bossing eh. Nakikipag-coordinate pa siguro sa chief of police dito. Bale, dito na lang tayo kumain sa sasakyan. Bili na lang kami. Paalam ni Villa. Bumaba rin si Diana na naghanap ng banyo. Ako naman, nagitla. Nang pag-alis nilang tatlo eh, tumunog ang cellphone ko. May tumatawag. Pero unknown number. Kunot ang noo kong sinagot ang tawag. Hello? Abigail? Si Tita Mildred mo to. Naalala mo pa ba ako? Tingin ka sa kanan mo anak. Sabi ng nasa kabilang ninya. Paglingon ko sa kanan ko, nabitawan ko ang cellphone ng may kumaway na babae. Nanginginig ang mga kamay kong kinuha ang cellphone na nahulog sa upuan. Tapos lumapit ako sa bintana. Tinted lahat ng bintana ng sasakyan, maging yung windshield. Kaya tangina, paano niya akong nakita? Opo tita, naaalala ko po kayo. Kamusta na po? Nauutal kong sagot. Kumaway siya ulit tapos lumapit na sa sasakyan. Dalawang dekada at isang taon na ang lumipas. Pero parang hindi pa rin siya tumanda. Ang ganda-ganda pa rin ni Tita Mildred. Ang asawa ni Teacher Sunny na umampun sa pinsan kong si Jude.